Magandang araw sa inyo mga ka-expert. Ako ang inyong lingkod, si Mr. Quality Expert. Sa videong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ba isagawa ang paint adhesion test. Pero bago yan, pakisubscribe mo na ng aking channel at pakiclick na din ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating mga video. So without further ado, let us start our video. What is paint adhesion test? Paint adhesion testing is often used to determine if the paint or coating will adhere properly to the substrate which they are applied. Normally, kapag ang paint or coating ay hindi dumikit ng maayos sa parts, it may cause peel off paint o madaling matuklap ang pintura sa parts. Ang ilan sa mga possible cause kung bakit may mga peel-off painting ay dahil mayroong abnormalities na nangyayari during painting process. Ang isa sa possible cause ay una, unclean parts before painting process. Kapag ang pyesa ay may mga oil or dust before painting process, it may cause peel-off paint dahil hindi didikit yung pintura or coating doon mismo sa parts. Ang ikalawa sa possible cause kung bakit mayroong mga peel of paint ay not functioning painting ground. During painting process, yung pyesa ay nilalagyan siya ng ground para yung mga coating or hot painting ay dumikit mismo sa parts. Kapag hindi nagpa-function ng maayos yung ground, possible na hindi dumikit yung coating sa parts. Ang ikatlong possible cause ay contamination decreasing process. Sa painting process kasi meron tayong tinatawag na decreasing process. Ang purpose nito ay alisin yung mga dumi, mga oil sa parts before painting process para mas dumikit yung coating sa parts. Kapag contaminated yung chemical solution na ginagamit sa paglilinis ng parts before painting process, it may affect the adhesion of coating or paint sa parts and it may cause peel-off paint. Ang ikaapat na dahilan ay abnormalities in drying or oven process. So kapag yung temperature ay sobrang baba o kaya naman sobrang taas sa oven, during the drying process, it may affect the adhesion of paint on parts and may cause peel of painting. Kaya naman, para ma-determine natin kung okay ba yung adhesion ng parts o ng paint at coating sa parts, napakahalaga na regular na magsagawa ng paint adhesion test. What are the materials need to prepare para sa paint adhesion test? Una ay painted test plate. So yung dimension ng ating test plate ay 150 by 70 by 30. So note that the test plate must pass through painting process and must free from dust and oil. So sisiguraduhin natin na yung ating test plate or test panel ay malinis at wala mga dust or oil, para yung result ng ating paint adhesion test ay accurate. Next, material need to prepare is adhesive tape. So yung recommended brand na pwede natin gamitin ay Nichiban Adhesive Cellophane Tape. Yung dimension ng adhesive tape na gagamitin natin must be 12 or 24 mm wide. Ang third material na gagamitin natin ay steel roll or cross-cut guide. So kung wala tayong cross-cut guide, pwede tayong gumamit ng steel roll that will be used as a guide during paint adhesion test. Then the fourth material need to prepare is the cutter. How to conduct paint adhesion test? Una ay ilagay yung ating test panel sa flat surface.
Pagkatapos, gamit yung ating steel rule at yung ating cutter, ay gumawa ng 11 parallel lines. Ang distance ng each line ay dapat 1 mm. Tapos, sa paggawa ng parallel line, gamit yung ating cutter, dapat yung cutter natin ay nakaposition ng 32 hanggang 45 degrees. Then, yung cutter natin sa paggawa ng lines ay dapat mag-penetrate siya doon sa base material ng ating test panel. And sisiguraduhin na yung ating cutter, yung blade ng cutter natin ay mag-penetrate, tumagos siya doon sa base material ng ating test panel. Pagkatapos na makagawa ng 11 parallel lines, i-rotate yung ating test panel at gumawa uli ng 11 parallel lines. So, i-rotate natin ng 90 degrees yung ating test panel. Pagkatapos, gumawa uli ng 11 parallel lines. Ang target natin ay makagawa ng 100 squares. Kaya gumawa tayo ng 11 horizontal lines at 11 vertical lines. Ang distance ng each line ay 1 mm rin. Then, pagkatapos nito, ay makakagawa ka ng 100 squares. Kapag nakagawa na tayo ng 100 squares, ay kunin yung adhesive tape at ilagay ito sa ibabaw ng 100 squares. Sisiguraduhin na yung adhesive tape ay masakop niya yung buong 100 squares na ginawa natin. At sa paglalagay ng adhesive tape, sisiguraduhin na nakalapat ito ng maayos at wala mga lalabas na mga bubbles sa adhesive tape kapag ipinatong natin ito sa test panel. Kapag nailagay na natin yung adhesive tape, pwede na natin isagawa ang peel-off test. Para magawa ito ay hawakan ang dulo ng tape at ipesto ito ng 45 degrees at hilahin ito ng biglaan. Pagkatapos na may sagawa yung peel off test, ay i-check natin yung ating adhesive tape kung meron bang mga coating or paint na natuklap at dumikit sa ating adhesive tape. Sa pagkakataong ito, walang paint or coating ang sumama doon sa ating adhesive tape pagkatapos ng ating peel-off test. Pagkatapos ay i-check din natin yung ating test panel. I-check natin kung yung 100 squares na ginawa natin ay meron bang mga nag-peel-off na square? Meron bang mga natanggal? Ito yung example ng good na paint adhesion test result. Square niya ay walang mga natuklap o nag-peel off. At ito naman yung example ng no good paint adhesion test result. Kung mapapansin natin, yung square niya ay mayroong mga nag-peel off. Ibig sabihin, hindi maganda yung pagkakakapit ng pintura doon mismo sa base material. At kapag no good, kailangan nating mag-adjust sa mga painting parameters. So kaya naman, sa setup ng ating parts during painting process. Yun lang mga ka-experts, sana meron kayong natutuhan sa video ito regarding paint adhesion test. Kaya naman sa muli sa susunod nating mga video. Bye-bye!